Mga kabengers, tara, samahan niyo na ako, magluto tayo ng isa na mga recipe para sa araw na ito. And then, syempre, ito, may natira akong atay ng baboy. Kaya ito yung aking ginamit para pagsahog sa ating lulutuin sa ngayon. And then, syempre, ayan, hiniwahiwa natin ng maliliit. And then, ito na nga yung ampalaya, diba? Kaya sabi ko nga, hulaan nyo kung anong lulutuin natin. Ah, alam ko na, iniisip nyo, di ba? Ito ay ang ating ginisang ampalaya, pero hindi. Hindi yun ang gagawin natin, mga ka-abengers ko. Kaya tumutok ka lang kung ano ba yung gagawin natin sa ampalaya na to. Kaya ito na, meron tayong ampalaya na medyo may katagalan na nga ito. Kaya sabi ko, kesa naman tuluyang masira, di ba? Di mag-ano na tayo, di lutuin ko na ito, mga ka-abengers ko. And then, syempre, ayan, pinutol-putol na natin, hiniwa hiwa ng ganyan, di ba? Yan yung mga ginagawa natin paghiwa sa ating ampalaya, di ba, mga ka-abengers ko? And then, syempre, tsak na magugulat talaga kayo, mga ka-abengers ko, ano yung gagawin natin sa ampalaya na to. Kaya, tumutok na uli, ah. And then, syempre, pagka tayo nagigisa, hindi mawawala ang sibuyas, di ba? At ayan na nga, bakit ba pagka ako'y naghihiwa ng sibuyas, talaga naman po lagi akong pinaiiyak nito, di ba, mga ka-abengers ko? Pero, tignan nyo naman ang resulta. Kahit sabihin mong lagi tayong lumuluhan, napaka-drama eh, no? Ito ay nagiging masarap pa rin kasi syempre nandun yung effort, di ba? And then love natin sa pagluluto. Kaya naman po talagang okay na okay. And then syempre bukod sa ating sibuyas, meron tayong kamatis na hiniwa, di ba? At ito na nga yung ating sili, di ba? Na talaga naman pong may effort para kahit pa paano merong sipa ng konti, di ba? Yung lasa ng ating nga niluluto o yung ating lulutuin sa ngayon na sabi ko nga, tignan nyo, magugulat kayo, di ba? Pwede pala yon. At ito na nga, na-ready na natin lahat ng ating mga sangkap. Syempre, nag-isa na tayo ng bawang ang aking inuna sa ngayon. Di ba nakita naman ninyo na halos matusta na yung bawang natin? Di ba talaga naman po? Ayan, and then syempre, sinundan na rin natin ito ng ating sibuyas. At ayan, hinalo-halo ko lang ng husto, di ba mga ka-bangers ko? And then syempre, alam nyo na ba kasunod nito? Natural, alam na alam nyo kung talaga kayo ay mahilig magluto lalo na sa pagigisa na kailangan nitong kamatis, diba? Na talaga naman pong pampaganda ng cuties, diba? Napakaganda naman po talaga naman po mga ka-bangers. And then rich in omega 3 din, na talaga naman, wow, lycopene pala, oh my god, ang lola nyo, diba? At ayan na nga, binuhos na rin natin syempre yung ating siling green and then yung siling labuyo na talaga naman pong wow! Napababa pa nga yung anak ko at tinanong, ano ba yung amoy na yun, mami? Talagang napakatapang pero napakabango, diba? Talagang napababa mo siya eh, no? Diba? Na talaga naman po naging curious siya kung ano ba yung lulutuin ko. At eto na nga, sinunod ko na nga yung ating oh my god, ba't ba lagi akong nakakalimot dito sa atin ng baboy na to? Talaga naman po, diba? At ayan na nga, may idea na ba kayo bakit ko nilalagyan ng toyo yung ating ginigisa, diba? Bukod pa sa toyo, may kasunod pa yan na seasoning, talaga naman po. So nahulaan nyo na ba kung ano yung gagawin natin sa ampalaya? Oh my god, kung hindi pa, abay! Tumutok uli kayo mga ka-abengers ko, diba? And then syempre ito yung ating oyster sauce na talaga naman pong katakam-takam pag nagsama-sama itong tatlong to, diba mga ka-abengers ko? And then syempre haluin lang nating mabuti ito, hayaan lang din nating maluto, kumulo, diba? And then syempre pagkatapos nga yan mga ka-abengers ko, diba? Ang gagawin naman natin, di ba, pagkatapos niyan, oh my god, paulit-ulit na lang ang lola nyo, di ba? At eto na nga, sinunod ko na nga yung ating ampalaya na talaga naman po, pakaganda-ganda ng kulay, di ba? Kumbaga sa ano ay, nakaka-relax yung naging kulay na nung ating niluluto for today, di ba? So, idea nyo na ba, di ba? Ito ay ang adobo. Correct kayo. So, magiging adobo ang palaya ang recipe natin. And then, syempre, naglagay na rin tayo ng konting tubig para ito ay medyo lumambot at hindi naman matuyuan, diba, ng
sabaw yung itong ating adobo na yan, di ba? And then syempre kailangan natin siyang takpan muna and then hayaan natin kumulo, mga kabengers, nang sa gayon ay maluto ng gusto yung ating ampalaya. And then syempre bago yan titikman ko muna, di ba, para mamaya matantya natin kung ano yung magiging lasa niya, mga kabengers ko, di ba? At ayan, inayos-ayos ng lola nyo, di ba? And then syempre pagkatapos nga niyan, eto na, di ba, yung ating suka na talagang medyo dinamihan ko yung suka para kumagat talaga yung asin niya. Kasi pag ako nag-aadobo, hindi masyadong masuka. Pero ito, dinagdagan ko ng suka para at least, kumbaga sana yung ng paet. Pero wala siyang paeta. Talagang napakasarap na adobo nito. Mapapawo ka talaga sa lasa. Kaya subukan nyo, mga ka-abengers ko. Nakita nyo naman kung ilang beses kong titikman yan dahil sinisigurado ko na talagang napakasarap at akmang-akma sa panlasa ng aking mga anak yung aking nilutong nitong adobong ampalaya. Kaya tara, kumain na tayo at kumuha na ng maraming kanin, ha, mga ka-abengers.